154 years na mula nung huling yumanig ang Abra River Fault na sinasabing nagdulot ng magnitude 7 na lindol kahapon. Ang patuloy na pinangambahan ng mga eksperto, paano kung ang gumalaw na ay ang West Valley Fault na higit 400 years na mula nung huling magparamdam? Magbabalita si Faith Del Mundo. Sirang mga kalsada at dingding, gumuhong mga bahay at mga taong nagmamadaling lumabas ng gusali para maging ligtas. Ilan lang yan sa mga dinulot ng magnitude 7 na lindol sa Abra kahapon, na malamang umanong sanhi ng paggalaw ng Abra River Fault, na huli raw gumalaw noong pang 1868. Ang binabantayang West Valley Fault naman na siyang sinasabing magdudulot ng The Big One sa Metro Manila, mas matagal na mula nung huling gumalaw, noong 1600s pa. Kung pagbabasehan ng 400 hanggang 600 year na interval, nalalapit na itong gumalaw ulit. Ngayon pa lang, inilatag na ng arkitektong si June Palafox ang posibleng magiging eksena. If an earthquake, 7.2 intensity earthquake in Metro Manila happens, 50,000 people will get killed. That's 2,000 more population in Metro Manila. And again, if I remember it right, Metro Manila would divide into four. Tansya ni Palafox, maraming gusali at infrastruktura ang guguho, lalo na kung hindi maayos ang pagkakatayo. Naniniwala rito ang isang environment and urban planner, kahit pa raw kasi may warning na marami pa rin proyekto sa Metro Manila na ang tinutuloy at isiniyasa walang bahalang urban planning. We're in a transition of government, then it takes time for the various departments and agencies to settle down. We do have to find something that has consistency and continuity. Nauna nang ipinakilala ng isang Pinoy instructural engineer ang pwedeng makakatulong kontra sa pagguho ng mga gusali sakaling lumindol. Ito ang seismic isolator na inilalagay sa pose ng mga gusali at mga bahay. Kinakabit natin ito sa building para ito yung mag-absorb ng seismic energy. So ibig sabihin, if we have this technology installed in the building, hindi na masisira yung structure natin, no? Ang isang gusali na nilalagyan ng seismic isolator para lang sumasayaw pero hindi bumabagsak. So, hindi na kailangan tumakbo during an earthquake. Halos hindi mo na mararamdaman during an earthquake kasi pag merong lindol, yung building natin nag-slide na lang with the ground. Ganito rin daw ang ginagamit sa ibang bansa pero idinesenyo ito ni Ramirez na akma sa mga level ng lindol sa Pilipinas. Sa ngayon, inilalagay na ang seismic isolator sa ilang ospital, eskwelahan at iba pang istruktura sa Maynila. Para sa 1PH, Faith Del Mundo, News 5.